Sa bayan ng Dueñas na matatagpuan sa siyudad ng Iloilo, may isang pangalan na sadyang kinakatakutan ng karamihan at lalo pa ng mga dayo. May 7 dekada na ang nakalipas na mangyari ang isang insidente na nagbahid ng madilim na bakas sa pangalan ni Tingin Digimo. Maaaring nadinig mo na ang pangalang ito ngunit saan nga ba nagsimula ang lahat? At ano ang tunay na misteryo na bumabalot sa kwento ni Tingin Digimo? Mula sa salitang tinyente, si Tinyente Gimo ay isang lokal na opisyalis ng kanilang bayan na inaalaga ang pangalan at reputasyon dahil sa kanyang estado sa buhay. Mayroon itong asawa at nag-iisang babae na anak na nakapagtapos mula sa isang prestigyosong universidad sa kanilang lugar at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang guro sa Kamaynilaan. Kilala bilang masipag at mabuting tao, kaya naman hindi mapagkakaila na magkaroon ito ng mga matatalik na kaibigan. Malapit na ang pagtatapos ng klase at pati na rin ang kanilang trabaho dahil pabakasyon na ng mga araw na yun. Nang bigla nitong mapag-isipan na yayain ang kanyang dalawang matalik na kaibigan at kapwa niya rin guro na sumama sa kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Mika nito ay malapit na din ang piyesta sa kanilang bayan, kaya sakto sa kanilang pagpunta. Nagalak at agad na pinaunlakan ng dalawang guro ang kanyang imbitasyon. Dahil na rin siguro laking lungsod, inaengganyo ang mga ito na madanasan na makabisita sa isang lugar na malayo sa Maynila. Ngunit, limit sa kanilang kaalaman na ang biyahe sanang magdudulot ng kaligayahan ay mauuwi sa isang gabi ng kalbaryo na hinding-hindi nila malilimutan. At dumating na nga ang araw ng kanilang pag-alis. Sumakay ang mga ito ng barko at bus pupunta sa kanilang destinasyon. Umabot ng 24 oras ang kanilang biyahe ngunit sulit naman ito dahil sa mga magagandang tanawin na kanilang nadadaanan. Nang makarating na ng Iloilo, isumakay pa ang mga ito ng isa pang jeep pupunta sa eksaktong lokasyon ng kanilang tirahan. At doon, nang makarating na ang mga ito, ay laking gulat nila sa lawak ng lupain ng kanilang kaibigan. Nang makita na sila ng mga tauhan roon, ay agad-agad naman itong pinapasok ng mga halalong magkaibigan dahil sa laki at ganda ng arti na nasa tapat lamang ng dalawang palapag na puting mansyon. Masyadong ingrande ang kanilang pamamahay na hindi mahalata dahil sa likas na pagiging simple ng kanilang anak. Ganun pa man, nakapagtataka pa rin dahil mistulang walang kalapit bahay ang kanilang tirahan at napapalibutan ng mga bakanteng lote o di naman mga malalagong talahib. Kung ano ang kinaganda ng kanilang tirahan, ay siyang naging hindi kanais-nais ng paligid nito. Isang maligayang pagdating at mainit na pagsulubong ang agad na bumungad mula sa mga katulong at tauhan doon. Nasikaso rin sila at ang kanilang mga gamit at maya-maya pa ay pinagandaan rin ng mga ito ng kanilang makakain. Doon, isumabay ang nanay ng kanilang kaibigan at ang tatay niyang si Tinyente Gimo. Nagkwentuhan at nagtawanan ng mga ito habang sabay-sabay na kumakain sa pagkainan. Samantalang abala naman ang lahat ng mga katulong at tauhan sa pagluluto at paglilinis para sa piyesta bukas. Pagkatapos doon, ay nag-ikot-ikot ang magkakaibigan at pinasyal din ng anak ni Gimo sa iba pang dako ng kanilang mansyon ang dalawa nitong kaibigan. Naninibago at nagtataka ang mga ito sa sobrang kabaitan na ipinadadama ng mga tao roon sa kanila bilang bisita. Tila ba may kahina-hinala ngunit mas minabuti na lamang nila na huwag masamain ang kabaitang pinakikita sa kanila ng mga tauhan at mismong magulang nito. Pagsapit ng alas 11, pagkatapos maglibang ng mga ito, ay naglatag na ng malaking banig, pulambo, unan at kanya-kanilang kumot, at nagtabi-tabi sa kanilang pagiga. Mabilis na katulog ang dalawa maliban sa isang kaibigan na anak ni Tinyente Gimo. At tila ba ito'y namamahay o di sanay na matulog sa bahay ng iba. Habang hindi pa ito dinadalaw ng antok, ay naisipan niya na kumuha ng tubig sa ibaba. Nang makadinig ito ng ingay na tila ba may nagkakasiyahan
sa labas. Hinanap ng dalaga kung saan galing ang mga hiyaban at tawanan ng kanyang natinig. At nang makarating ito sa sala ng bahay, napagtanto nito sa labas nga nang gagaling ng mga ingay. Dali-dali itong lumapit sa isang bintana upang masilip ang nangyayari sa labas. Doon ay nakakita ito ng mga malalaking kawa na pinapainitan na ng tubig at binubudburan ng pampalasa. Sa kabilang dako pa ay ang mga tuuhan na naghahasa ng mga kutsilyo at mga patalim. Habang ang ibang katulong ay masayang nagtatawanan. Nagugulumihan man ay wala itong maisip na konklusyon sa kanyang nakita. Dahil halos alas 12 na ng gabi para sa pagluluto. Habang pinagmamasda ng maigi ang mga kaganapan sa labas ay nakadinig ito ng isang boses na pamilyar. Si Tinyente Gimo, ang tatay ng kanyang kaibigan. At ang mga sumunod na lumabas na salita sa bibig nito ay nagpanginig sa katawan ng dalaga. Ang aking anak ay may mga alahas sa kanyang tenga at ang dalawang kasama nito ay wala. Nasa gitna ang aking anak at ang bisita niya ay nasa magkapilang gilid. Balutin mo ng makapal na kumot ang ulo ng isang babae at gilitan sa leeg nang hindi makasigaw. Utos ni Tinyente mo sa isa niyang tauhan na siyang ikinabalisa ng dilag. Agad nitong sinamantala pagkakyat habang naghahanda ng patalim ang tauhan ni Tinyente mo. Nang makarating na sa kwarto, agad niyang hinawakan ang tenga ng anak nito at kinuha ang mga hikaw na siyang isinuot sa kanyang mga tenga. Inuusog niya rin ito ng pakanan at pumwesto sa gitna, saka tinalukbo ang kanyang kumot. Ilang minuto pa ay nakadinig ito ng mga mabibigat na yapag sa may hagdanan na paakyat sa kanila. Nanginginig sa sobrang takot, pinagpapawisan, tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng anumang ingay. Unti-unti nang bumukas ang pintuan at naramdaman niya din ang pagpasok nito sa kwarto. Habang ito'y papalapit sa kanila, isinubukan niya lahat ng kanyang makakaya upang pakalmahin ang sarili. Siya ang unang hinawakan nito sa tenga at ang mahawakan ng hikaw ay agad naman itong lumipat sa kanyang kanan. Hindi niya gaanong makita ang nagaganap dahil sa kumot, ngunit ramdam niya na isinasagawa na nga nito ng kanyang pakay. Dahan-dahan itong binalot ng kumot ang dalaga at hinablot pa ibaba. Nang ito'y tuluyan ngang makaalis, agad niyang sinunggapan ang mga pagkakataong iyon upang kunin ang kanyang gamit at gisingin sana ang isa niya pang kasama na sobrang himbing sa pagkakatulog. Nang matigilan ang dalaga sa kanyang ginagawa, nang makadinig ito ng isang matinding sigaw mula sa pinaghalong galit at iyak ni Tinyente Gimo. Dali-dali na itong napababa ng hagdan kahit hindi niya pa nagigising ang isang niyang kasama at kumaripas ng takbo papalabas ng kusina na ang lubusan ay ang bakuran ng bahay at ang tanging daanan lang inaharangan pa ng mga matataas na talahib at punong kahoy. Hindi na ito nagdalawang isip na sungin ang daang iyon kahit walang anong gamit pang ilaw ng kanyang dadaanan. Umiiyak man sa sobrang takot ay hindi ito tumigil sa kakatakbo. Kahit walang saktong direksyon sa pupuntahan ay nagpatuloy ito dahil ang alam niya lamang sa mga oras na iyon ay kapag huminto siya ay maaari siyang abutan o mahanap ng mga tauhan ni Tinyente Gimo. Masukal at madilim ang kanyang daang tinahak, puno na ng mga sugat ang kanyang mga braso mula sa mga nasagi nitong sanga sa kakatakbo. Hingal na hingal na makakita ito ng ilaw mula sa malayo. Sinundan niya ito at nakakita ng isang bahay na di kalayuan. Kumaripas ito ng takbo at naglakas loob na kumatok sa pintuan upang humingi ng tulong. Agad naman itong binuksan ng isang matandang babae na naninirahan doon at pinapasok dahil misto lang ihimatayin na ang dalaga sa putla at mga sugat na kanyang natamo. Pinaupo nito ang dalaga at pinainom ng tubig. Ilang minuto pa bago ito kumalma, saka ito nagkwento ng kanyang karanasan. Mula sa pagbiyahe nila papunta doon hanggang sa pinagtangkaan silang paslangin ni Tinyente Gimo. Ngunit imbis na siya ay ang anak niya mismo ang kanyang napatay. Humagulgol ito kakaiyak sapagkat maaring patay na rin daw ang isa pa niyang kasama. Maya-maya ay nakadinig ang mga ito ng mga malalakas na pagaspas ng pakpak malapit sa kanila. Ang matandang babae naman ay agad kumuha ng mga bawang at asin at pinaglalagay sa mga bintana ng bahay. Ilang minuto pa
Inawala din ng mga iyon. Sinabihan ng matandang babae na maaari ang napuntahan nilang bahay ay pamilya pala ng mga aswang. Pinahintulutan nitong magpalipas oras hanggang sa umaga ang dalaga at ginamot na rin ang kanyang mga sugat. Saka nito tinuro ang daan papuntang sakayan pa uwi at pinalalahanan na mag-ingat. Nang sumikat ang araw ay agad na itong umalis at nagpasalamat sa matandang babae. Matapos ang insidenteng iyon ay wala na ding balita mula sa dalawang guro pati na din kila Tinyente Gimo na tila ba biglang naglaho sa kanilang bayan. Simula noon ay nagpasalin-salin na din ang mga kwento patungkol sa kanya at ang iba't ibang uri ng karanasan ng mga mamamayan roon na nagsasabing nakainkwentro na nga nila si Tinyente Gimo. Maraming mga tanong ang wala pa ding kasagutan hanggang sa ngayon, ngunit ito pa lamang ang simula ng mga kwento tungkol sa pinuno ng mga aswang na si Tinyente Gimo.